Christ pala yung unit ko na minamaniho ko. So, ito ay Kamsi 345 horsepower at ang model nito ay 2018. Alright mga kabuddy, welcome back to my YouTube video. So ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano paggamit or pag-shift ng 16-speed na Ducati transmission. So by the way guys, yung dala ko na truck or yung minamaniho ko na truck ngayon ay ang Kamsi 345 horsepower na 2018 model. So ito ay 16-speed transmission. So, isa lang din yan or pareho lang din yan sa mga ibang klase na truck na 16-speed transmission. So, start na tayo. At para legit, intro! Guys, start tayo sa topic natin sa 16-speed pattern ng transmission. So ito pala ang shifting pattern ng 16-speed transmission. Kung mapapansin nyo, hanggang 1, 2, 3 hanggang 8 yung number. So dahil sa bawat gear niya ay may dalawang gear iyan. So, ini-split yan sa 1 low and 1 high. Hanggang dito naman sa 2 low, 2 high, 3 low, 3 high. Hanggang sa abot tayo ng 8 na low and high. And then dito naman sa karate ay meron tayong dalawang point ng neutral. Ito ang sa kaliwa ay ang point na low range, and then sa kanan naman tapikin mo lang o kakaratihin mo pa kanan, at ito naman ay ang high range. So paano ba ginagamit ang kung po ay still di karate na 16-speed transmission? So, yun. Pag tinatik natin sa pakaliwa, ito yun ang low range. So low range to, ha, pag dito sa kaliwa na neutral. Pag sa pakanan naman ay ang high range. So high range ito sa kanan. So mag-i-start tayo sa low range sa kaliwa. So kambyan natin sa one gear, baba natin, nakababa yung splitter. So one gear low, and then tapo ka, tapos apa ka naman clutch back, release, naka one gear low siya, tap, and then pag kinambya mo na sa second gear ay baba mo naman tong splitter, and then neutral, and then pasok mo sa segunda, and ay nakasegunda mo siya. Then gusto mo naman na high back, taas mo lang to. So apak sa clutch back mo lang yung clutch back. Pag apak ng clutch, pasok na yun, then pareha mo lang clutch, then takbo, tatakbo ka na, and then ito baba mo naman to yung splitter para nakalili ka na sa sira. Then apaka ng clutch back, apaka ng clutch, nakalo na yan, neutral, and then pasok muna sa trisira, ilo, then aray ng clutch, then then akit ito sa splitter pataas, and then nakatrisira, high ka na, apakan mo na lang yung clutch. Pag apak mo ng clutch nyan, tak, pasok na yan, and then release mo na ang clutch, and then yung tatakbo na naman, tapos tatakbo na, ikakanya mo na sa kwarta na 4 speed or 4
accelerator na nakaibaba. And then, hapak ka ng clutch. Pag-hapak ko ng clutch, then naka-neutral na siya. Neutral na low range sa kaliwa. Yan, nasa pa. Wala pa tayo sa kanan. And then, kakambi. Hapakan na lang clutch, hapak ng clutch pack, pasok na yan yung 4 high na splitter. Natakbo ko na, ubos na ang yung low range natin sa kaliwa. Ang gagawin natin, baba naman natin yung splitter, hapakan ng clutch, hapakan ng clutch, then neutral. Back, neutral na iyan. Ang gagawin natin, kasi naubos na yung low range natin, ay kakaratihin na natin yan pa kanan. Ang gagawin natin ng pagkarati, ako, ang ginagawa ko ay ito, parang ginagamitan ko ng parang kumpo, yung ganun. Back, yan, pasok na sa nasa kanan na siya na high range. So, iyan ay pwede mo na iyan ikambya sa Kenta low. So, yon naka low splitter tayo, ha. Kakambya natin yan. So, guys, nasa high point range na tayo. So, pag andito na tayo sa high range point, ay pwede ka nang magkambyo pa Kenta. So, ang gagawin natin ay nasa baba to yung splitter. Kasi baba yan, tulak yan, paabante, at yun, pasok na sa 5 gear na naka splitter siya. Then, aria mo yung clutch. Pag aria ng clutch, takbo. Gusto mo nang i-splitter ito sa 5 high splitter. Apakan na lang ng clutch. Pag-apak ng clutch yan, bam, pasok na yan, area ng clutch, hindi accelerator, takbo. Pag once na ipasok na yon sa 5 gear na naka high splitter siya, so ang gagawin mo na automatic yan na nakaibaba panay ito pagkatapos mo magkambya ng high. Nakaibaba yan, panay baba yan. So ang gagawin mo, pag ipasok mo sa 6 gear yan, so, hapak ng clutch, hapak ng clutch, then neutral, naka-neutral na siya. So, naka-ready na yung splitter sa low. Kambya mo na lang, pasok mo lang sa 6, yun, pasok siya. Inariyan ang clutch, takbo. Then, kung papasok mo na sa splitter high, taas mo na lang yan. Pagtaas, so, naka-ready na siya. So, apak ka nila ng clutch. Pag-apak ng clutch, pasok yun. Narinig mo yung tak. Pag-tak yun, pasok na yun sa high 6 gear na naka-high splitter siya. So, pag naipasok na yun, takbo ko na, nakatakbo ko na, automatic yan. Huwag mong kalimutan yan na nakababa yan. Mababa pa na yan pagkatapos mo mag-high splitter. Para pag-cambio mo sa kasunod na ay cambio, naka-low na siya. Ganyan, ubos na ang ating 6 gear na naka-6 splitter siya. So, baba yan. Kakambio natin sa city. So, apak ka ng clutch. Pag-apak ng clutch. So, neutral. And then, cambio mo na sa 7 gear. Pag-cambio mo sa 7 gear, yun, pasok. So, aray ng clutch. Pag-uwas na katakbo na siya, takbo, then taas mo naman to. Pag taas niya, naka-ready na siya sa 7 high splitter niyan. So, hapak na ng clutch niyan. Pag-hapak ng clutch, pak, dinig mo pak, pasok na iyon,
Aria ka na lang, aria, doon takbo. Po na. So, mabilis-bilis ng takbo niya dahil naka 7 gear ka, tapos yung splitter niya ay naka high pa. So, yun. Baba mo naman to para harili na sa 8 o panghuling kambyan na niya sa 16 speed na Decarate. O, yun. Clutch, napag ng clutch, neutral, and then yung panghuling kambya, tulak mo lang dito sa gan, yun, pasok yung 8 speed na high range siya. So, ito ang panghuling niya nasa 8 gear siya, 8 gear, so low range. Tinaas mo yan ay ang speed na high range na yan. So, ang tawag na dyan ay ang panghuling kambyada niya ay lahat-lahat na ay 16 speed na transmission. Dahil sa 8 na gear ay parang nagpa-plus ka lang yan. O yun nga. So, 8 plus 8. Lahat na kambyada ay 16. Ayan. So, overall, 16 speed transmission ito na gear. So, may konti kayong nalalaman sa topic kong ito. So, may mga nakukuha kayong diskarte o kaalaman sa in-upload ko na video ito. Ito ko na lang tatapos yung video ko ito. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Thank you. Power sa lahat ng mga trucker.